Napasigaw na lamang residente ng Villa San Isidro Phase 1 sa Rodriguez Rizal sa kuwang ito sa CCTV. Nang habulin ng hubot-hubad na kapitbahay na construction worker ang kanyang 7 taong gulang na anak. At nang maabutan ay binuhat ito at hinambalot sa kalsada. Paulit-ulit itong ginawa ng 25-anyos na ama. Napigilan lang ito nang lumapit at pinigilan siya ng ilang kapitbahay. Tumakbo ko sa yung tao na hinawakan yung bata. Gusto ko sana agawin yung bata kaso sa sobrang lakas hindi ko talaga maagaw yung bata sa kanya. Hinata ko, pinilit ko na agawin yung bata, ma'am. Sobrang lakas ng tao. Hindi mo naagaw? No? Naagaw ko siya, pero yung pag-agaw ko, yung buhay ng bata, parang wala na. Pero sa lakas ng pagkakahambalos, namatay din ang bata. Sabi niya pa, bakit mo ginawa to sa akin? Kasi nawala na po siya ng malay daw. Nagtulong-tulong mga residente at Rodriguez Rizal Police, kaya't naaresto rin ang sospek. Meron na dating records daw ito na involved sa droga. Uh-uh. At yun ang isang tinitingnan namin. Sa investigasyon ng Rodriguez Rizal Police, bago nangyari ang insidente, kinandado ng misis ang kanyang mister sa loob ng bahay dahil sa kahinahinalang kilos na posibleng impluwensya ng droga. Pero nakatakas ito. At doon na hinabol ang anak na biktima. Ayon sa asawa ng suspect at ina ng biktima, palaging nakakandado ang gate ng bahay na ito dahil may ilang pagkakataon noon na nagwawala ang suspect dahil sa paggamit umano ng illegal na droga. Nangingibabaw ngayon ang galit ng misis sa kanyang mister. Sabi ng mga tao, hindi mo pwedeng pakulong yung asawa mo kasi kung hindi mo kakasuhan, dalawa kayo ang makakasuhan ng DSWD dahil ibig sabihin, kasagwat ka ng asawa mo. Nulungan suspect sa custodial facility ng Rodriguez Rizal, pero matapos ang inquest proceedings kanina umaga, ayon sa police, bigla na lang pinag-uuntog ng suspect ang ulo sa pader ng kulungan. Itinakbo siya sa ospital, pero hindi na umabot ng buhay. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.